Welcome back mga ka-DIY. So ayan, for today's video, nakikita nyo ba to? Meron akong chocolate dito. Kung gusto nyo, comment lang kayo down below. De, 100 Ah na battery ito mga ka-DIY. Ayan o, LiPo Prismatic. Medyo zoom lang yung camera natin kasi medyo mataas din to eh. Pero pilitin ko pagkasyahin sa ating camera. Ayan. So for today, tuturuan ko kayo paano natin i-charge itong 100 Ah na battery na to na LiPo Prismatic without using buck converter at saka solar charge controller. Madali lang yun mga ka-DIY. Pero bago natin gawin yun, syempre buuin muna natin itong 100 Ah battery pack natin. Kabitan natin ng BMS, tsaka ipapakita ko sa inyo gaano kadali gumawa ng 100 Ah battery pack. So, pero bago yan, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa ating YouTube channel, please click the subscribe button down below and click nyo rin yung bell para manonotify kayo pag may bago tayong upload. So, to start, mga ka-DIY, ang presyo nga pala ng 100 Ah na prismatic battery is 2,000 each. So, itong apat, kailangan mo ng apat kasi ang nominal voltage nito is 3.2 para magkaroon ka ng 12 volts. Tapos yung fully charge niya is 3.65 volts. Depleted 2.65 volts naman. So kailangan mo ng 4, isi-series natin para maging 12 volts. Yon. So kapag may budget, pwede kang bumili ng ganito mga ka-DIY kesa yung cylindrical na LiPo. 32,700 or 32,650 kasi mas madali ito tsaka mas compact. Mas space saving. So, para buuin, negative, positive. So, may in nakalagay naman na ano, positive tsaka negative. So, pag alternate natin. Yan. Ito na. Ayan. Ayan. Ito nga pala, kailangan may casing kayo para dito kasi wala siyang protective case. Aluminum lang yung body niya. Ayan, oh. So, mas maganda kung may casing kayo nito. Tapos, para i-big case, gagamit ako nito mga ka-DIY para mapagsama-sama ko siya. Kasi, dapat hindi siya gagalaw. Kasi kung gagalaw siya, baka masira yung mga terminals natin. Cable tie mga ka-DIY. Pero hindi taga-Thailand. Cable tie lang. Pero hindi siya taga-Thailand. Nasa Pilipinas pa tayo mga ka-DIY. Ang corny! Ayan! So, nakatali na siya. Parang manipis ha. Pero, depende naman sa inyo. Pwede nyo dagdagan. Pero, pwede din dito yung ano eh. Yung sa hose. Pero, ayun. Pang ano lang naman to. Para hindi gumalaw-galaw mga ka-DIY. Yan, ganyan lang kadali. Pwede rin electrical tape, basta masecure niya siya na hindi gagalaw-galaw mga ka-DIY. Doblehin ko para mas matibay. Yan mga ka-DIY, nabigkis ko na ang ating battery. Dinoble ko kasi para mas matibay. Ah, oh, diba? Secured na siya kahit papano, hindi na siya yung gagalaw-galaw mga ka-DIY. Pantayin ko lang ha. Medyo ayan mga ka-DIY, secure na ang ating battery. Nilagyan ko din ng Kapton tape para hindi na talaga siya gagalaw. Ngayon ikabit naman natin yung mga bus bar mga ka-DIY. So pag binili mo siya, binili ko siya kay Solar Dagupan. Link nga pala nasa video description mga ka-DIY. May mabibili ka rin na bus bar tsaka nuts kay Solar Dagupan. Ayan. So, yan din yung gagamitin natin para dito sa battery. Gabit mo lang since naka-series tayo. So, positive, negative, negative to positive, and then negative to positive kasi series. And then negative to positive mga ka-DIY. Ayan. And then, ganyan. Pero bago ko ilagay yung nuts, syempre ikakabit na rin natin yung BMS mga ka-DIY. Yung gagamitin ko palang BMS dito is ito mga ka-DIY. So 100 amp BMS to. Ito yung cheap version lang.
meron kasi yung mga mamahalin, yung Dali BMS. So, ito kasi yung available sa akin ngayon, kaya ito muna yung gagamitin ko, mga ka-DIY. Siguro, pag may budget tayo, bibili tayo ng Dali BMS. Medyo pricey kasi yon. Kasi sabi nila, mas quality yon. Tsaka, ano pa bang difference niya dito? Both naman sila 100 amp yung discharge. Pero yung charging current, ito nakalagay sa specs niya, 9 amps. Unlike yung Dali BMS, up to 50 amps yun, mga ka-DIY. So, ayan. Separate nga pala yung load tsaka charging port niya. Ayan, mga ka-DIY. Tapos ito yung balance lead niya. Kinabitan ko lang ng ring connector sa dulo, mga ka-DIY, para mas madali ikabit. So, syempre, unahin natin yung negative. Dito yan, sa pinaka-negative. Pinaka-negative. Yan, lalagay natin dyan. Tapos lagay natin yung nuts, pero hindi natin ihigpitan pa kasi lalagyan pa natin ng connection sa battery. Tapos yung next is dito. Sunod-sunod lang naman yung pagkakabit ng balance lead, mga ka-DIY. Ayan o, diba? Sunod-sunod lang. So, pangalawa, ito yung pangalawa. Tapos yung pangatlo, ayan, kabit natin. Tapos yung pang-apat na balance lead dito naman, mga ka-DIY. And then yung final natin yung, ay baligtad, ito pala yung main positive. So dito yan. Tapos yung pang-apat, ito dito, mga ka-DIY. Yan. Ito pwede na nating higpitan. Kasi wala naman tayo kakabit dito, yung balance lead lang talaga. Pero dun sa main positive tsaka main negative, wag muna kasi may ikakabit pa tayo dyan.